ang gusto kong pag-usapan natin, guys, ito. Sadali ha, i-share ko muna sa inyo itong aking window. Ito ang gusto kong pag-usapan natin. Sino ba itong mga ito, guys? So ito yung mga iilan sa mga pastoral. Hindi lang ito, mas marami pa, no? Hindi ko naman mailagay lahat dito. Tsaka yung iba naman, medyo tender pa sila. Kaya ayoko rin na ma-expose sila dito, no? Just for their protection. Pero pag-usapan natin itong mga manang. Tinatawag namin to ng mga manang doon sa loob. Itong mga inner of the innermost ni Kibuloy na mga administrator. Sila yung mga pinakaunang mga babae ni Kibuloy at sila ang naging bugaw na ngayon ni Kibuloy. So, let's discuss. Let's talk who they are, no? Sandali, ayusin ko muna itong aking screen para makita natin sila ng maayos. Okay. So, ito guys. Itong nasa left side, ito si Felina Salinas. So, yan ang sinasabi ko sa inyo na siya yung bugaw namin nung ako ay pastoral, no? At siya ay nandito sa US at isa siya sa mga kinasuhan dito. Isa siya sa mga haharap din sa amin kapag si Kibuloy ay nandito na. Sa November 5 yung ano natin yung hearing dito sa US. So siya si Felina Salinas alias Ing Ing Salinas, no? Maganda yan nung kabataan, lumaki din yan kay Kibuloy. 13 years old pa lang yan kay Kibuloy, no? At 14 years old daw siya na inumpisahan ni Kibuloy. So, pero ang nagbugaw sa kanya ito si Ate Ingrid Canada. So ito si Ate Ingrid, isa siya sa nag-surrender nung nakaraang araw, no? Isa siya na nag-surrender kasama ni Jacqueline Roy. So nakita natin ito si Kibuloy. Ito naman si Maripio Canada alias Didi Canada. Isa din siya sa mga inner of the innermost, magkapatid yan sila, Canada. Si Ingrid, si Didi. Magkapatid yan sila, puro administrator. So ito naman, sino ba ito? Ito si Bebot Delis. Si Bebot, Janad Inyan, lumaki sa kingdom. Isa din siya sa mga bugaw. Siya yung nagre-recruit ng mga babae from Brazil, no, at saka Ukraine. Bumibisita ito si Ate Ingrid doon sa Ukraine, pero ang in charge talaga doon itong si Bebot Delis at siya din ang in charge sa Brazil. So nagta-travel si Bebot Delis. So doon sila ang nagsasalang, sila ang naghahanap ng mga pastoral na niririgalo nila kay Kibuloy, no? Ito naman si Didi Canada, siya yung administrator sa Canada, no? Di ba Canada meron tayong ano followers dito na tinanong, yan ba ang ano, yan daw ba ang last name ng mga Canada? Eh kasi taga Canada siya, sabi ko, may-ari yan sa ano, sa Canada. So ito si Didi Canada, siya yung administrator sa Canada. May mga pastoral din na galing sa Canada na dala ni Didi. Karamihan po sa kanila ay lumabas na. Pero noong sila ay lumabas at tayo ay nandito sa social media, pinuntahan sila ni Didi at sinabihan na huwag silang makisali, huwag silang makisausaw sa issue. At saka inukiran syempre ng money, kung ano daw ang needs nila, magsabi lang daw, no? So yan ang ano, yan ang scope ng situation na to. So yan ang mga innermost at mga administrator ni Kibuloy. Marami pang mga kasama, hindi ko lang nailagay dito. Sa susunod, pag-usapan din natin sila. Yung iba, kung sino sila at ano yung mga papel nila. Ngayon, ito, sino naman itong mga to? Ito si Jack Roy,
no? Kasama siya ni Ingrid Canada na sumurrender nung isang araw. Siya ang in charge sa music ni Kibuloy at siya din yung latest bugaw ni Kibuloy. Siya yung nagpa-facilitate sa mga bagong pastoral, nag-i-schedule kung sino yung sasalang in that every night, no? At ito naman si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-features to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lola nitong ni Stephanie. Si Stephanie nung time na yun ay ano pa lang, siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez, yung lola, na tawag nito, na mag full time itong bata. So kasi yung sitwasyon nila mahirap din. Yun naman ang focus ni Kibuloy, no? Ang focus ni Kibuloy sa kanyang conversion of members ay yung mga broken family, yung single mom or single dad o kaya broken family. Yun ang focus ni Kibuloy kasi yung bang walang strong family unit, no? Kaya lahat, majority, I'm not gonna say lahat kasi meron din naman sigurong, you know, mga iilan na nabuo yung family na naging convert ni Kibuloy. But mostly po sa mga converts ni Kibuloy ay mga single mom or single parents, broken family, no? So itong si Stephanie Ibarra, single mom, nasa lola yung nanay niya tsaka yung lola niya magkasama sa isang bahay. Kasi yung nanay ni Stephanie, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganun. So, may kapatid iso si Stephanie na si Ruth, babae din, older than her, ng 2 years, I think. So, si Stephanie, nung time na kinumpins ni Renita Fernandez, itong lola nito, na naialay daw itong mga bata maging adopted ni Kibuloy. 5 years old si Stephanie and I think 7 years old si Ruth nung time na yun. Yung nanay, hirap din sa buhay, kaya pumayag. So, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging malapit na, inumpisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy. Hanggang nasanay na yung bata, no? So based sa ating sa ating stories, no, ito si Stephanie ay minor pa na inumpisahan ni Kibuloy kasi doon kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuloy, hindi ka iaalay unless you have your period, no, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang sanctification na tinatawag, no? Ito naman, itong isa si Claudette. Itong si Claudette ay pamangkin to ng isang coordinator ni Kibuloy. Isa din ito sa mga inner of the innermost na ngayon ay lumabas na, no? So yan ang mga papel nila sa buhay ni Kibuloy. So saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ngayon si Stephanie ay siguro si Stephanie ngayon 30 something years old, 32 or 33, pero hanggang third grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito, lalo na to si Stephanie kasi maganda nga, no? Nung bata to, natural naman na may crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Kaya pinahinto hanggang grade 3 ang bata. Ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat 'yun may binabasa, no? Kaya kawawa. Now, how can someone start
with a new life na like na ganyan ang sitwasyon. Kaya for me no, ang mas awa ang nangingibabaw sa akin sa kanila. Pero hindi naman natin pwede kasi na it's because of the awa. Kalimutan na lang natin yung justice, no? Hayaan na lang natin na mag-propagate itong mga abuses na ganito. Kaya ganito tayo kasi gusto natin na mabigyan din sila ng new start ba? Ng bagong pagkakataon at makita natin na sana ma-enjoy man lang nila yung buhay. Ilang beses na din to si Stephanie na lumayas no sa compound pero laging nahuhuli kasi walang ano, hindi marunong dumiskarte, hindi marunong mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Meron bang lalayas na yung dala mo yung mga ilang suitcases na ang lalaki, lalayas ka tapos mag-tricycle, mahuhuli ka talaga. So ganun ang sitwasyon, hindi siya advanced na mag-isip ba compared sa ibang ano, sa ibang mga pastoral na may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral, wala na. Matagal nang lumayas. Pero itong mga ano, medyo kulang ng kunti, nanatili doon. So ganyan po ang sitwasyon doon at ang mga papel ng mga ito. Sa susunod po, pag-usapan din natin yung iba pa. Na yung ibang mga pastoral ay nag-asawa na at anong nangyari sa kanilang mga anak. O bakit nila inaalay kay Kibuloy, pati yung mga anak nila na mga minor, considering na dinaanan nila yun. No, it's mind-blowing kung malalaman ninyo kung ano yung mga totoong nangyayari. Pero bakit marami ang hindi nakakaalam? Bakit maraming mga workers at members na hindi nakakaalam sa ganitong gawain sa loob ng pastoral care? Kasi tago, bawal pag-usapan. Kasi doon naman kasi sa loob, kapag meron lang narinig na konti na sinabi mo, i-report ka kaagad. Kaya takot magsalita yung iba. Kasi sino ba naman ang gustong matrouble? No? So ganyan ang mga nangyayari. Kaya itong mga ginagawa ni Kibuloy sa mga pastoral, hindi alam ng maraming mga workers at mga members. Ngayon, magtataka sila. Oh, bakit kung hindi totoo itong mga accusation namin, kung hindi totoo itong mga sinasabi ko, bakit nagtatago yung pastor ninyo? Sige nga, sabihin, madali lang naman sabihin, di ba? Yan si Arlene Stone, sinungaling yan, yung mga sinasabi niya, hindi totoo yung mga nilagay na mga witnesses dyan sa Senate, hindi totoo. Ipatunayan mo, hindi totoo. Di ba? Simple, very simple analysis. Oh, pero bakit? Bakit ayaw? Bakit siya nagtatago? Kasi he cannot dispute the truth. No, he cannot dispute. Kasi wala naman tayong layunin. Bakit tayo gagawa ng istorya para siraan yung isang tao? Ano bang makukuha natin? You know what we gain kung ganun ang gagawin natin? No, yan ang hindi naintindihan ng mga workers ni Kibuloy na hanggang ngayon ay mga loyal pa rin sa kanya. No? Ganyan. So kagabi yung ating live kahapon, no, may isang nanay na nag-comment doon sa live. Taga Baguio siya. Ang sabi niya sa akin, isa yung anak niya na sumali sa youth camp kasi nga binanggit ko doon sa previous live ko, no, yung mga events sa kingdom ni Kibuloy. Yung youth camp, children's camp, tsaka adult camp. At ano yung mga nangyayari sa mga camp na yan. So ngayon, itong 78 years old na nanay, nag-comment, sabi niya, isa yung anak niya na sumali sa youth camp at hindi na nakabalik, taga Baguio, hindi na nakabalik. At hanggang ngayon, itong anak niya ay pastoral pa rin, na kay Kibuloy pa rin until now. Pero anong nangyari, guys? Nung itong nanay na ito ay nag-complain, pumunta sa sa DSWD, pumunta siya. Ang nangyari, kinasuhan siya ni Kibuloy. Pinakulong siya ni Kibuloy. Ipapakita ko sa inyo itong news
na ito, sandali ha, papakita ko. Kasi pinakulong siya ng sarili niyang anak because gusto ng nanay na yung anak niya ay makauwi sa kanila sa Baguio. Kasi nag-iisang anak lang, ang pangalan si Arlene Rilon. Isa siya sa mga naggumawa ng video. Sabi niya, certified pastoral ako. O, kami ang totoong certified pastoral. Yan si Arlene Stone, hindi yan pastoral at gawa-gawa. So, isa siya sa mga naganon. Nagpalabas ng mga videos na pinalabas din natin dito. So ngayon, gusto ko na ating puntahan itong kanyang nanay, no? Anong nangyari? Kasi ngayon, ang sabi niya sa akin kagabi, sabi niya doon sa comments, yung tatay daw, yung asawa niya ay namatay. Tapos, yung anak niya hindi man lang pinauwi para bisitahin yung tatay niya. E, nag-iisang anak lang, wala siyang ibang anak. Ngayon, itong nanay na ito ay 78 years old na. Sabi niya, dalangin ko sa Panginoon na yung anak ko uuwi sa akin bago man lang ako mawala. Imagine guys, ang sakit kaya nan. No, I'm a mom. Nanay ako. Tapos ganun ang mangyayari dahil lang kay Tibulon.